Public school teacher ka ba? Tara, para sa itong video na to. Alright, so since may nag-comment sa atin sa TikTok, i-share ko na lang on this video yung mga activities and strategies na ginamit ko, plus kung paano ko tinarget yung mga observable indicators. Sa preliminaries, I asked them to stay outside and fall in line bago sila pumasok sa classroom. And then gumamit ako dito ng voice recorded instructions. And that is indicator number 8. For the motivation, checking of attendance and groupings, ginamit ko lang yung natirang race bib namin ng founding. Then, place ko siya randomly sa kanilang mga opo. Dito, tinitis ko na yung integration ng numeracy. They will be called by numbers instead of their name. At kung may natirang race bib, dun mo nasasabihin kung ilan yung absent during that day. Kailangan mo kasi talagang i-maximize yung oras. And in here, kung napapansin ninyo, gumamit ako ng time. Very important ninyo para ma-budget ninyong 1 hour allotted time for demonstration. Plus, it adds fun and thrill sa teaching and learning process. Iwasan natin ang ma-under time at lalo na ang ma-overtime kasi it tells a lot about your classroom management. In here, hindi mo man direktang sinasabi but you're trying to let the learners recognize numbers, which is a fundamental concept when you're trying to enhance their numeracy skill. Dito naman, I let them read so that matarget ang literacy. Diba, kahit hindi pa lesson proper, may mga natarget ka ng indicators. So here is our first activity, finding the emblems. Shall serve as your groupings, okay? Please, if you can observe this tape here, the emblems are nowhere to be found over here. The emblems are all over this area. And, of course, you only have 30 seconds to do that. Timer starts now. Later, I will give the signal. If you have the pluma, where's the pluma? The pluma emblem. If you have the pluma emblem, people, you're going to stay to, what do you think? Jose Rizal. Of course, that's his emblem. And the last one. What's the last one? The heart emblem, which signifies motherhood. Please proceed to random song. Alright, so dito naman, trinay ko nang itis yung integration ng indicator number 1 across teaching areas sa groupings pa lang. Yan yung names ng groupings nila kasi eventually sasabihin ko sa kanila na katulad nung topic namin which is position paper, itong mga heroes na ito ay nagsabi din ng kanilang stand sa ibang pamamaraan nga lamang. Meron din silang ipinaglaban just like what the main topic or the position paper is all about. Tapos ang values integration niyan is that dapat i-emulate nila, gayahin nila yung mga characteristics and traits ng mga national hero. And of course, para mas maging authentic yung learning experience, binanggit ko dyan na it is in time with the celebration of the Independence Day. And kung napapansin ninyo yung groupings nila, dalawang lalaki at saka dalawang babae, para maging, you know, gender sensitive yung approach ko sa groupings, hindi lang puro lalaki or hindi lang puro babae. So that equal yung representation in terms of gender. So yun lang muna, comment for part 2. Thank you for watching.